morning po mga lods, no. Share ko lang yung mga nabago ko sa radar ko tsaka mga experience ko. Before kasi stock lover din ako na kada may magpo-post ng ganito, ganyan, palitan mo tulong ganyan. Eh nag sa side comment agad ako sa sarili ko or nasabi ko sa sarili ko na mas maganda pa rin ang stock. Then one time nag-rides kami, gamit ko pa noon stock carb. Medyo malakas siya sa malakas, no. Pero ikaw na ride na rider, ramdam mo na may kulang. Ayun, kaya unang ginawa ko rito, pinalitan ko yung carb niya. Ang unang gamit ko noon ay 28mm na round slide class A. All goods naman. Na back and forth ko naman from here Ordaneta to Manila to Tagaytay, Batangas pa nga eh. All goods pero Makati sa gas. Then balik ulit ako ng stock. Napansin ko hindi naman sila nagkakalayo pero masigut pa rin ang performance nung round. Kaya ginawa ko, balik ulit ako ng round. Then nag-order ako ng 26mm flat slide. Sinubukan ko 'yon. Mas maganda naman siya ngayon sa arangkadahan. Tas may struggle ganyan, medyo hindi maitono. Balik ulit ako ng stock. Then balik ko na 'yung stock, nanibago naman ako sa takbo. Andiyan na 'yung stable niya. Stability, may minor, yun, maganda din sa sa stock may minor, maganda humatak. Pero ikaw nga na rider, inaghanap ka pa talaga ng more power eh. So balik ulit ako ng flat slide na 26. Then na ano ko, parang nakulangan ulit ako sa 26mm. Then nag-review ako, nagbasa-basa sa mga sites, Google, sa mga forums, sa groups. Ang sabi nila, mas konti lang daw yung lamang ng gas consumption ng stock sa 28mm. So, ayun, umorder ako ng ito, nakakihin na ako ngayon. Ayan, medyo nakakatamad magpaklas kaya hindi ko nababaklasin na. Basta yan, flat slide po yan, PWK kihin. 28mm na po siya ngayon. Ayan, so far so good. Hanggang ngayon gamit ko na ni binahin na rin namin from dito sa Ordaneta hanggang sa Anda. Bali ang ginawa ko, gas to gas, gas station to gas station. Nag full tank ako sa Ordaneta, then pagdating namin ng Anda, nag full tank ulit ako. Bali ang natinakbo namin noon is 104 km, at ang na full tank sa Anda ay 2.84 liters. So, hanggang ngayon, di ko pa rin alam kung paano ko kakwentahin. Pero, yun yung gas consumption ko sa 28mm ko. Sa 104 km, ang nagastos kong gas is 2.84. Then, so yun, okay na, di ba? Good na siya. Then, nabasa ko ulit pala na pag nagtanggal ka pala ng air cut valve, mas gaganda. So, sabi ko na lang sa sarili ko noon, mas okay pa rin ang stock. Then, sabi ko, ba't kaya hindi ko na lang muna subukan, hindi yung side comment kaagad ako na good, stock is good. So ito, sinubukan ko siya, hindi naman ako nagsisi. Ayan o, so naka aircut valve na ako. Diba? By the way, una ko palang ginawa ay, naka-stock car pa ako nun. Ang una kong ginawa ay tinanggalan ko muna siya ng air filter sa loob, pero meron pa rin airbox kasi ayoko magkaroon ng issue sa piston. So may ano pa rin naman yan, may effect pa rin. Ngayon hindi na ako naka air filter, pero merong air mushroom sa loob, air filter mushroom sa loob, tas airbox. So all goods naman. Tapos may nagsabi rin sa forum na goods daw ang naka big carb plus big elbow. Sabi ko naman ulit na naman, stock is good. Pero ang dami kasing nagsasuggest tsaka nagsasabi at tsaka mas safe stainless elbow talaga. Kaya ang ginawa ko, instead na standard size, diniretso ko na ng big elbow. Ayan. Ah, catalytic remove na po pala yan. 5 days pa lang sa akin yung reborn, tinanggal ko na kagad yung catalytic niyan. Ayan, so naka high tensile na rin ako. Ah, isa to sa mga patunay na
hindi palaging stock is good. Itong dito, yung bolts dito. Kasi issue ito ng reader eh, yung stock ng ano na ito, stock exhaust bolt. Marami-rami na rin ako nakikita na yung stock na bolt nila ay napuputol. So, yun. Isa yun sa, ano, parang downside ng stock is good, no? May mga aftermarket pa rin talaga na much better sa stock, kagaya nito. Tsaka ito. Tapos, ano pa ba? Yun, so far yun pa lang naman ang nagagawa ko. Ah, meron pa pala. Kung mapapansin nyo tong clutch cable ko, pangbara ako na. Okay, syempre, ako naman na si stock is good. Kontra ulit, stock is good pa rin. Sabi ko kasi nakikita ko sa mga YouTube, sa mga forums ulit, sa mga group, ang haba ng cable, ang pangit tignan ka ako. Pero tignan nyo siya. Hindi naman halata. Ayan, ganyan siya. So, kung pipigain naman natin, pigain natin. Ayan. May ano na siya, konting similarity sa sniper na naka-clutch spring. Pero, ayan, lambot. Pero malambot pa rin talagang clutch ng sniper, no? Pero mas malambot siya compare sa stock. Tapos, natakot ako sa issue ng iba na nagpapalit ng barako kasi natatanggal yung ganito nila na babakbak. Pero karamihan na nakikita ko natatanggal yung ganito, di sila naglalagay ng washer, which is mali. Eh ako kasi, ever since nagwa-washer ako sa mga ganito eh. Liban dito ha. Yayamanin daw kunwari. Ayan. So far so good naman. Mas maganda nga sa stock ulit. Yun. So sound check natin, no. Sound check. Naglagay na rin ako ng kill switch. So bali ang ano ko pa, pinag-isipan ko pa ng husto eh kung lalagyan ko siya ng thermal wrap kasi stainless naman na siya eh. Karamihan kasi na naglalagay ng thermal wrap, ang issue nila kinakalawang daw kasi hindi naman stainless yung elbow nila. Pero konti pa, konting pag-isip pa. Pasensya na, medyo madumi, no. Tag-ulan-ulan kasi sa hapon dito kaya medyo nakakatamad. Dati akong stock lover, pero wag po kayong matakot sa changes na ikagaganda naman. Kasi pan sa 28mm. So, yun lang po, may share ko, no? Share ko, yun lang. Basta yung, ano ba yung, ano yun eh, malaki yun na air filter eh sa loob. Hindi siya cone type pero malaki siya compare sa mga cone type na air filter. Hindi kasi ako nakabase sa performance lang, gusto ko rin yung may durability tsaka safety ng item. So yan yung tunog niya. Hindi ko mabirit kasi maingay kulob dito sa amin. Bye-bye.